good afternoon everyone. So yan guys, so may nakikita kayo. Iklian lang natin itong aking pag-update sa aking channel. So magkaroon lang ako ng update at may share ko sa inyo kung bakit hindi na ako masyado nag-active sa YT sa ngayon guys. Kasi siguro hindi ito mawawala yung pag-YouTube ko guys. Kasi gustong-gusto ko talaga itong pag-YouTube kaya pinasok ko ito. So siguro pansamantalang hindi ako masyado mag-active muna guys dahil sa aking health condition, yung issue ko sa aking health. So ito yung result ng aking laboratory test guys, yung chemistry ko, lab chem. Last week to ginawa Magic 12 to, saka yung T3, T4, saka yung urinalysis pinag-test din. Based dito sa aking result ng aking blood chem, so hindi maganda kasi maraming mataas. Ilan yung mataas dito guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 yung mataas, isa yung mababa. So, yung mababa guys ay yung potassium ko. Mababa. 3.3 lang. Tapos, ang reference values dapat is 3.5 to 5.1. So, ako napakababa. 3.3. And, yung mataas ko naman is yung fasting blood sugar ko ay 169. So, medyo mataas na to guys. Kasi, ang dapat ay 74 to 106 lang. Eh, ang akin is 169. Ang creatinine ko, okay, normal naman. Tapos, yung BUA, yung blood uric acid. Ay, balik tayo guys, may bumili lang, may nagbilihan. So, yun nga, ito guys, yung uric acid ko, normal. So, hindi naman mataas yung aking uric acid guys. Wala akong problema sa aking uric acid. Ang SGOT, so yung SGOT, ito yung guys, liver. So, sa liver ko to guys, high to. Ang result nito guys ay 45. So, yan. Dapat hindi ako lalagpas sa 36. So, nasa 45 ako guys, medyo mataas. Then, yung SGPT, normal naman yung SGPT ko. Ang cholesterol, high din, 203. Pero, dapat hindi ako lalagpas sa 200 na value. So, lumagpas ako ng tatlong number. So, milligram ba to? Then, yung H, yung triglycerides, guys. So, ito yung triglycerides. Dito talaga ako na-stress. Nag-worry talaga ako dito, guys. Kasi, sobrang taas, 304. So, dapat, yung reference values lang dapat is 0 to 150 milligrams. So, ako umabot ng 304. So, dumuble. So, nung hindi ko pa nakikita yung aking doktor, so, hindi ko pa ito yung napapakita. So, talagang na-stress ako, guys. So, ang ginawa ko, nag-search about sa triglycerides. So, ano yung mga gagawin? Ano yung mga dapat kong kainin? So, hindi ko pa nakikita ang doktor. So, nag-start na ako mag-diet, guys. Kasi, dapat diet talaga. So, yun. Nakapag-diet na ako nung before ako guys na gano'n. Ang kulang lang sa akin is yung gamot kasi hindi pa ako naresetahan. So, yun yung ginawa ko muna na remedy para hindi na gano'n kalala. Kasi sobrang 300. Tapos, di ba, yung aking nararamdaman. So, nakakatakot na. Kasi, ito guys, pag mataas na kasi yung triglycerides. So, yun, para aware kayo guys. Pag mataas yung triglycerides, based sa search ko, tapos sa ano din ng doctor, is, may tendency na may stroke. So, alam nyo ba guys, before ako makapag-check up, makapakuha nito, December, basta yung holidays, basta malapit na mag-Christmas guys, doon na talaga ako nakakaramdam ng kakaiba sa aking katawan. So, nandun na nakakaramdam ako guys na bloated ako. So, merong mga guys na symptoms dahil sa yung nag-heart attack yata, na-apekta yung sumasakitan siya. So, natakot ako naman talaga, guys. Yun, para aware din kayo, guys, sa inyong kung kailangan naman talaga natin, lalo na pag meron tayong health condition. So, talagang ina-advise ng doktor na magkaroon tayong regular check-up sa mga doctors natin.
At kung may advice na may request na laboratory, so ipagawa natin para nakikita kung may problem sa ating katawan. So magkaroon tayo ng proper treatment sa ating mga sakit-sakit na nararamdaman sa ating katawan. Hindi natin alam kung meron na tayong health issue, so wag naman sana. So tulad nga nito guys, na dahil sa hindi ko binigyan ng pansin, isang taon po ako na hindi ako nakapagpa-blood chemistry. So, hindi ako nakabalik sa aking doktor last June. Kasi yung request niya sa akin, yung referral na yun, dapat nung June ko pa pinagawa. Pero, ano na ngayon petsa guys? 2024 na January. So, ni-request niya yun sa akin guys ay last June 2023 pa. So, mahaba. Siguro kung nakapagpa-ano ako guys, na-monitor yung aking blood chem ko. So, hindi aabot siguro sa ganito. So, masyado lang akong naging focus sa aking mga ginagawa, yung mga pinagkakabalan ko ng mga nakaraang buwan. So, nag-focus ako sa tindahan. So, pati sa pag-YouTube. So, ito talaga guys, isi-share ko ito sa inyo. Na mali naman talaga ang ginawa ko. Nawalan ako ng time para sa aking health. Dahil sa yung spare time ko guys, yung free time ko na dapat dati kong ginagawa, na yung regular exercise na ginagawa ko, hindi ko na nagagawa regularly. So, hindi na ako nagiging active ang katawan ko. Pagising ko guys, pag nagawa ko na yung lahat kong gagawin, nakaupo na ako, nakaharap na ako sa cellphone, naka-YouTube na ako guys. So, yun yung ginagawa kong routine sa buhay ko araw-araw. Nung time na hindi pa ito lumalabas, nung hindi pa ako naglalaylo sa pag-YouTube. So, ito guys, sinishare ko ito sa inyo kasi baka nawawala na tayo ng time, lalo na yung pagtulog sa gabi, medyo inuumaga na tayo. So, meron ako mga kilala dyan na mga kaibigan ko rin na mga nakakasabay ko, mga nakaka-maritisan ko sa ibang mga premiere, sa mga live stream na inaabot talaga ng late na talaga sa pag-YouTube. So, hindi ko rin naman sila mano. So, depende rin yata sa oras na kanilang tulog, pero ako kasi hindi dapat ganun ang ginagawa kong oras ng pagtulog kasi hindi na maganda, lalo na pag ako ay lalo na ako guys na may health issue ako. Hindi lang kasi ako guys high blood, meron po akong issue din sa puso. So meron po ako ng MBP. So yung ano ba yung MBP? So yung MBP guys, yan yung mitral valve prolapse. Na-diagnose po ako 2 years ago. Nung na-diagnose ako niyan guys, talagang natakot ako. Doon, nag-start ako mag-low carbs. So, malaking tulong yung low carbs kasi yung mga na-experience ko before na mga nararamdaman kong sakit-sakit sa katawan ay nawala. So, yun nga, yung triglycerides ko. Tapos, itong sodium, yung potassium ko guys ay bumaba. So, bumaba yung potassium ko, pero may history talaga ako guys na bumababa yung potassium ko. So, dati pa, bumababa. Pero hindi ganun kababa. So, mga ganito lang. Bumababa siya ng 2. Kasi ito 3.3. Ang normal is 3.5 to 5.1. So, ako 3.3. Medyo mababa. Tapos, okay naman yung T3, T4 ko, guys. Normal yung T3, T4 ko. Yung urinalysis ko ay okay. Pero, merong trace ng protein. So, ang paliwanag sa akin ng doktor, guys. Kaya, merong trace yun ng protein dahil daw siguro sa sobrang taas ng aking cholesterol. Tapos, pati na rin yung ECG pala. So, nagpa-ECG din ako. Sabi ko, kinumusta ko. Yung doktor ko kasi, guys, yung cardiologist ko, siya yung tipong doktor na hindi pa, yung hindi mag-aalala yung pasyente niya. So, meron kasi mga doktor na parang pag nagpa-check up ka, matatakot ka sa mga sasabihin niya sa'yo. Pero yung cardiologist ko, napaka-cool lang. So, yun. Siguro, hindi niya na sinabi, in-elaborate sa akin kung ano yung result ng aking ECG. Basta nagtanong lang kasi ako, nasabi ko, Doc, kumusta po yung ECG ko? So, ang sagot niya, yun nga, siguro dahil sa mataas yung ano mo,
cholesterol mo, kaya ganun. So, hindi na ako nagtanong, guys. Natakot na ako. So, hinayaan ko na lang siya. So, nagtiwala na lang ako sa kanya na mabibigyan niya ako ng tamang gamot para dun sa aking cholesterol. So, yun nga, naresetahan niya ako, guys. So, ito yung nireseta niya sa aking mga gamot. So, bali, dalawa yung dinagdag niyang gamot sa akin. Kasi, meron akong maintenance. So, yung maintenance ko, guys, ay ito. Kung magkano, si-share ko sa inyo kung magkano yung aking gamot. So, yung aking gamot, guys, sa high blood, combination to. So, nagtanong yung aking asawa nung bumili siya kung para saan daw yung ano na yun, kasi hindi niya kasi kabisado yung gamot ko, bili lang kasi siya ng pila. So nagtanong siya, na curious siya, guys. Ang sagot daw sa kanya is para sa puso. Kaya pagdating sa akin, mami, yung gamot pala na yun para sa puso mo din. Ito yung aking maintenance sa high blood. So combination to, guys, amlodipine, saka hindi ko mabasa yung ano niya, amlodipine, saka ewan ko, amloblack pala, 50/5 mg. So 1950 lang yung aking maintenance sa aking high blood. Tapos ang sa ano ko, guys, yung aking, so itong malaking capsule na to, ito yung aking para sa cholesterol. So 200 grams to, guys, mataas, di ba? Kaya kasi mataas yung aking ano, cholesterol. Phenolit yung ibinigay na brand niya sa akin. Ang presyo nito ay 20 per capsule. So yan. Bali 60 days ko iinumin to, guys. Tapos yung sa dugo ko, guys, kasi yung sa dugo ko pala, guys, mababa yung aking red blood cell. So yung hemoglobin ko mababa. Final cup. So 15 pesos to sa dugo to. So bali, ang nadagdag sa akin, itong dalawa. Na sana wag na itong maging maintenance ko, itong dalawa. So, kahit itong sa high blood na lang. Itong dalawa sana hanggang ano na lang to. Hanggang 60 days lang, maging okay na yung aking cholesterol. Bumalik na sa normal. So, di ba, guys, sinishare ko ito sa inyo para aware din kayo sa inyong health. Maalagaan nyo rin yung health nyo, mabigyan nyo ng pansin, lalo na yung mga may health condition. So, kailangan po natin na meron tayong regular check-up. So, kahit yung mga may nararamdaman lang tayo, so, wag nating ipasawalang bahala. So, kailangan din natin na magpadala sa doktor or magpa-check-up. Tapos, sundin natin kung ano yung advice sa atin ng doktor. Kasi, yung doktor, yung may aral, siya yung nakakaalam ng ating sakit. So, yun lang yung aking ma-share sa inyo ngayon. Mahirap magkasakit, lalo na sa ngayong panahon. I hope and I wish na sana healthy kayo. Healthy tayong lahat. Walang nagkakasakit. Kasi, ang hirap magkasakit. So, hindi lang masakit sa bulsa. Damay lahat. So, tulad ko na isang nanay, no, nagkasakit ang aking anak, so talagang takot na takot ako. Ako talaga, guys, pag isa sa member ng aking family, so asawa ko man yan or dalawa kong anak, magkasakit sila, super takot na takot ako, worried na worried ako. So, ang ano ko nga, sana ako na lang magkasakit, wag na sila. So, yan. So, hanggat maaari, ayoko na talagang may nararamdaman silang masakit sa katawan. So, kaya kailangan ay talagang hanggat maaari ay, healthy living talaga. More power, God bless us always. I miss you and I love you all, guys.